Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating Thoughts for the Day ngayong araw ng Webes. Ako po si Father Hobin Grimaldo mula sa Parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Tapian at narito tayo ngayon sa ating munting paaralan, ang Holy Infant Parochial School dito sa Bayan ng Santa Cruz. Ang tanong sa ating pagninilay sa araw na ito, Dedma ka ba? Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 16, Talata 19 hanggang 31, ay mapapagnilaya natin ang magkaibang mundo ng magkaibang tao. Isang mayaman at isang mahirap. Isang pumunta sa langit at isang napapunta sa impyerno. Isang nagtamasa ng kaligayahan at isang nakaranas ng kahirapan. Kasalanan ba ang maging mayaman? Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Ito ay isang biyaya ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Ang kasalanan ng mayaman sa ating ebanghelyo ay yung sa kabila ng mga biyayang kanyang tinatamasa at nalalasap, nakalimutan niya yung mga taong nangangailangan ng tulong at yung mahirap na inilalarawan ni Lazaro sa ating ebanghelyo. Lagi sana ang puso natin sa tuwing tayo ay nakakatanggap ng biyaya katulad ng binabanggit ng ating minamahal na obispo, be blessed and be a blessing. Ito rin ang hamon at paalaala sa atin ng tema ng ating 500 years of evangelization mula sa Matthew chapter 10 verse 8, gifted to give. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Maraming mga biyaya ang tinatanggap at tinatamasa natin sa ating buhay. Kaya maraming pagkakataon tayo para tumulong sa iba. Sapagkat yung ating pagtulong sa ating kapwa, ito ay siyang hagdanan at daan natin upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. Katulad ng sinasabi sa Matthew chapter 25 verse 34, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, walang maisuot at inyong pinaramtan. Hindi po ba't ang lahat ng ating ginagawang kabutihan ay nagiging daan para sa ating buhay na walang hanggan upang tayo makasama ng Diyos sa langit. Minamahal na mga kapatid, lagi nating aalalahanin ang mga mahihirap, ang mga nangangailangan ng lipunan, lalo na kung may kakayanan tayong magbahagi. Jesus is asking His listeners to open their eyes to what is around them and to open their ears to the simple command of the gospel, love your neighbor. Ngayong panahon po ng pandemya, napakarami pong Lazaro sa ating paligid. Nawa, magkaroon tayo ng pagkakataon para sila'y tulungan at makasama sila sa kaginhawahan at sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin sa pagninilay sa mabuting balita. At ang paalala ng ating obispo, always be cyber missionaries. Evangelize through social media and please like and share, follow our page, Thought for the Day, Instagram and Thought for the Day, and YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing. Pagbati din po sa lahat ng mga magulang, mag-aaral at aking mga guro ng Holy Infant Parochial School at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sina Telma Pastoral, Bernardita Olimpia, Glenn Mark Labagis, Maricel Riego Sulweta, Karina Lina, Amparo and Baby Comia, B. Anyonuevo, J.M. Francisco Perilla Jr., Dr. May Salvador, Father Popoy Perey, Christian Joy Saavedra, Marife Malabanan, Elijah Yuan Bato, Lynn Hamilia, Bernard Navarro, Edita Mendoza, at sa lahat po ng mga kasama natin sa ating TFTD sa ibang lugar at sa ibang bansa, ang ating mga OFWs at sa lahat ng mga tagapagtangkilik ng ating dioceses. At lagi po nating tatandaan ang paalaala ng ating obispo, always be blessed and be a blessing. Magandang umaga po sa inyong lahat at naway tayo palaging pagpalain ng Panginoon.